So, good morning sa inyo ulit mga ka-wifi o kung anong oras man kayo nanonood ngayon. So, ngayon, tuturo ko sa inyo or gagawa itong video na to is para dun sa pangkalahatang setup na mula sa pag-install, pag-activate, paggamit ng program, mga basic settings sa Microtech kung paano siya i-connect. So, magsisimula ako sa provided na download nyo na yung mga ano at na-import nyo na yung ano. Anyway, madali lang naman mag-import. So, assuming na na-import nyo na yung version 1.4, so, ganun lang naman yun. Import, hanapin mo lang kung nasaan siya. Okay, so ito, tapos open lang, tapos import. So, sa akin, meron na. So, i-start ko na siya ngayon. Okay? So, sana sundan nyo lang to. Kahit medyo matagal-tagal yung video, at least dito lahat masasagot yung mga tanong nyo. If kaya, is lalagyan ko na lang ng mga ano, ng mga sa timeline. Lalagyan ko yung mga description, kung anong portion, kung anong oras, yung specific features or yung ituturo ko sa inyo. Sige. So, start tayo. So, hayaan mo lang siyang mag-run. So, pag humingi na siya ng login, ayan. So, minimize mo lang to. Tapos, diretso ka na sa browser. So, ngayon, nasa ano ako? Nasa hotspot network ako. Connected ako sa hotspot network ko. So, tuturo ko rin sa inyo kung paano gumagana yung PPPoE. Mag-a-add tayo ng PPPoE. So, add new tab lang tayo. Tapos, 127.0.0.1. Ayan. As long as nagra-run to, eto. Ayan. So, pag lumabas pala tong error na to, ibig sabihin, wala kayong internet. Yung computer nyo is hindi siya connected sa internet. So, take note lang para makita nyo rin yung mga error. So, pag nagping ako, wala akong route palabas kasi stuck ako sa portal. Oh. So, ang gagawin nyo, bago kayo mag-setup nito, kailangan may internet kayo para walang sablay, walang mga error na lalabas na ganyan. So, take note lang. Okay? So, lalagin muna ako sa hotspot para magkaroon ako ng internet. So, connect. So, ayan. Lalagin na ako. Tapos, refresh ko lang. So, ayan. May internet na tayo. Kasi kailangan yan pag-activate at paggagamit ka ng system. Kasi nasa internet business ka naman. Okay? So, pwede nang mag-login kahit pwede ka nang maka-login kahit hindi ka pa activated para ma-demo lang din yung system kung compatible or gumagamit sa iyo or nababasa niyo yung mga settings ng Microtech mo. So ayan, unable to connect to Microtech kasi nga naman stuck siya. Stuck settings. Kumbaga nasa default settings siya. Wala pa siyang mga settings ng Microtech, mga interfaces. So ang una niyang gagawin is hihingi siya ng IP address ng Microtech mo. So sa akin, kung paano niyo i-set up, ganito na lang pag ano niyo. Punta kayo sa Winbox. Tapos kung naka-quick set kayo, pag nag-quick set kayo, may makikita kayong pwede dito kahit yung LAN. Ito. Pwede to or sa kung anong network naka-connect kayo. Basta yung computer nyo is connected sa Microtech. Pwede to, itong pinaka-local network niya, pwede rin kung nasa ang network siya naka-connect. So, makikita naman ang networks dito sa addresses. So, ito, sa hotspot network ko, pwede din to. 10.0.0.1. Pwede din yan. Yan kasi yung mga IP niya. Okay? So, kung may PPPoE ka dito, yung PPPoE mo, mayroon ding address list,
pwede rin yan. So in my case kasi, pinagsama ko yung hotspot at saka PPPO interface. Gumawa lang ako ng IP pool. Yung tutorial na yan is credits to Sir Carl ng Piso Wi-Fi Community. Okay? So sinundan ko lang yung tutorial niya. So yun nga, magkasama yung bridge ko at saka PPPoE. Okay? So anyway, balik tayo dun. So ganun lang mag-check. Or check nyo rin sa CMD IP config. So kung anong makita nyo, ito, pwede rin to 10.0.0.1 or pwede rin ito. Ito. So sa akin, para smooth yung sa LAN network na lang. Okay? Sa tapos admin yung password. So yung ginagawa ko diyan is pumupunta ako sa Microtech ko. Pumupunta ako sa users. Gumagawa ako ng user. So mag-add user lang ako. So billing, kasi para sa billing naka-full tapos ang aking password. Password 1234 lang 'yan. So sa inyo, hirap-hirapan niyo na. Okay? So meron na akong account. So balik ulit ako dun sa ISPTIC. So pwede kong ilagay 'yan dito. Billing password ko. Tapos pwede ko na siyang i-save. So ngayon yung gagawin natin is titingnan natin yung graphing. I-set up natin yung graphing. Yung mga interfaces kung gumagana. Kasi sa ngayon, ang alam pa lang ni ISPTIC is yung IP address at saka yung username at password. Pag mali pala yung username at password, wala siya sa users, mag-error to. May lalabas dito. So, baguhin ko na lang din. Tingnan niyo yung lalabas. So, pag minali ko yung password, sinobrahan ko, save settings. Ah, hindi pala kasi lagyan ko na muna ng ano. Kasi itong limang to, yung pinaka required, hindi ko lang nalagyan ng ano. 1, 2, 3, 4, para makasave ka dito. So, minali ko yung password, no? Ayan. Ganyan ang lalabas dyan. May error siya. JSON error. Okay. So, dapat tama yung password. Okay. Tama yung password para mabasa niya. So, set na natin yung mga interface para sa graphing. So, pipili ka lang dito ng ISP mo. So, in my case, naka-binanding ko siya. So, meron akong ISP1 plus ISP2. PPPO interface ko nasa bridge hotspot. PPPO local address. Yan yung akin. PPPO remote address. So, yung iba kasing setup, meron silang ano, yung kumbaga yung PPPO remote address nila is depende sa speed or sa plan. So, dito sa setup ko, although pwede naman yung gawin yun, nasa discarding yun na kung paano niya ilulusot. Pero yung idea kasi dito is sa PPPoE clients, meron lang akong isang pool. Okay? Tapos, sa mga disconnected, meron lang din akong isang pool. Kasi ito yung itadrop sa firewall eh. Nakadrop lang siya or naka-redirect sa proxy. Okay? So, sa remote address, PPPoE pool lang. Sa disconnected, meron na rin akong disconnected. Although mamaya, gagawa tayo ng mga profiles. Okay? Disconnected, tapos disconnected pool. So, pag sinave settings ko na yan, dapat may lalabas ng graph. May marireed na siyang values. Ayan. So, meron na. Gumana na yung graph. Kasi kanina, wala pa siyang mabasa kasi hanggang IP address, username at password lang tayo at saka yung EPI port. Pwede pala ma-customize yung port ha, hindi yung default na 8728. Pwede nyo siyang ma-customize. Nandito lang yan, ito. Pwede nyo yung baguhin according sa needs nyo, according sa gusto nyo.
API. So, API lang siya na hindi SSL. So, ito, 8728. Okay. So, settings, Microtech. Ayan, meron na tayong ano. Meron na tayong, dapat pala yung Microtech nyo is naka PPPoE server ready na siya. Kasi yung gagalawin lang naman dito ni ISPTech is yung sa PPPP profiles at saka PPPP secrets para sa automation sa billing. So ayan, okay na yan. So dito, pwede ka nang mag-set ng ano, subscriptions. Pero yung subscriptions is kapag activated ka. Okay? Kapag activated ka na. So dito, sa communications, nasiset na rin yung pwede ka na mag-set kahit hindi ka pa activated. Okay? So, ganon. Ganon yung pag-setup sa interface para makita yung mga graphing. Okay? So, ayan. May nare-read na tayong mga values. So, meron tayong 2 hotspot. So, nare-read na rin dito yung ano. Nare-read na rin dito sa hotspot kahit hindi pa activated. Kasi, direkta naman to sa Microtech eh. So, users. Ayan. So, ngayon, i-activate natin. So, kung nagustuhan nyo na, kung decide din talaga kayo mag-purchase ng license, pwede nyo na kung i-ano i-message para sa license kung nakita nyo na. Kasi hanggang dito lang yung pre. Nananavigate nyo na, pero hindi pwedeng mag-add ng mga ibang mga values para sa billing. So, kung meron na kayo, so activate lang natin. So, meron ako ditong license. So, copyin ko lang to. Okay. So, activate tayo para magamit yung system. So, activate. So, dito, type nyo lang yung IP address nyo. So, ayan. Hintay lang tayo. Yung activation is depende sa speed ng internet. Okay, we cannot proceed to the activation. Okay, sige. Hindi ako makapag-proceed kasi nakalock yung aking license. Yung aking pang-demo. So, i-ano ko muna siya. I-mark ko muna siya as available sa aking okay, so ganyan yung lalabas. So pag in-okay ko yan, magre-redirect lang yan dun sa groups. So, ayun, nag-redirect siya sa group. So, ulitin lang natin. So, okay na. So, activate lang ako. So, pagka ganyan, mag-redirect sa dashboard. Pag naka-login kayo, activated na yan. Ayan, activated na siya. So, pagka ganyan, activated na siya. Wala na yung kulay pula dito. Okay? So, full license na yan. Naka-full license na yung software nyo. Okay? So, yung una nyong gagawin is, sa-setup nyo na. Pupunta kayo dito sa subscriptions. Itong may essential dito na tab eh. Itong tab na essential. Yan yung mga dapat nyo munang i-setup. Or, ito yung pinaka-typical na gagawin nyo sa buong sistema. Sa buong transaction ng pag-P2P business nyo. Dito lahat maglalaro sa subscriptions, pag sa materials. So, unahin natin sa subscriptions. Okay? So, kung makikita nyo rin, wala pa akong PPPO users. Meron lang akong hotspot. So, dito tayo sa essentials, subscriptions. Okay, sa subscriptions, dito na ako mag-a-add ng aking mga plan or aking mga profile. So,
So, ito, link to dun sa PPP profile daw. Nakalink siya. So, add lang ako. So, halimbawa, 10 Mbps. So, rate ko ay 10M. Saka 10M. Tapos, ang price ko is 1.5. Kunyari, so save. So, ayan. Added na siya. May price ka na dito. Saka kung titingnan mo dito sa profiles, meron na tayong 10 Mbps. Ayan. Okay, 10 Mbps. So pumasok siya. So testing natin yan mamaya kung magamit natin siya. So dagdag din tayo ng isa pa. Ano bang ano natin, 20 Mbps. Big time. So 20 Mbps. So 20M. So ang price niya naman is magkano? 2,000. Okay. So save, meron na tayong dalawa. At saka yung panghuli, yung ating disconnected. Kanina nakalagay ako doon kasi sa unang ano ko yung sa Microtech. Disconnected. Or ano bang ano mo? Unpaid. Depende na sa'yo, basta may profile ka. So, dito sa rate limit, usually ginagawa ko yung 56K. May internet, pero sobrang hina na yan. So, ang price niya lang is 0. Kasi dito mo lalaroin yan eh. Pag magdi-disconnect ka, ilalagay mo siya sa unpaid profile. So, save. So, ayan. So, assuming na yan lang yung mga plans mo or profiles, good to go ka na yan. So, tapos na tayo sa subscription. So, ngayon, sa Microtech na tayo. Okay? So, meron ka ng ISP, meron ka ng interface, meron ka ng PPP pool. So, dito, since nakaselect tayo kanina, lagay lang natin siya sa unpaid. So, bago pala magamit yon kasi naka-Ajax ako, refresh lang natin para makita ko na siya dun sa ano. So, eto, lagay ko na siya sa unpaid. Pero same pa rin, naka-pool disconnected yung pool. Kasi ito yung naka-auto-drop sa firewall. Sa filter rule ng Microtech. Para mawala ng internet. Okay. So, unpaid, pwede na yan. So, save settings mo lang. Okay. So, setup na. Setup na yung Microtech. Setup na yung business. So, dito sa business, ikaw nang bahala. So, sa akin, iCodeWeb Solutions and Computer Services. So, address ko is Borongan City, Philippines. So, ang number ko ay ito. Tapos, pangalan ko ay halimbawa Mr. Pogi. Ayan, Dragon Balls. So, kayo nang bahala. Itong DNS name, ito yung append. Append doon sa PPP account name. So, kung gusto ko namang baguhin yan, so gawin kong icws.net, iCodeWeb Solutions. So, kung kailan ako nag-start, so nag-start ako, ayan, January 1, halimbawa, so save ko lang. So, updated na rin, updated business profile, tapos NAPS. So, set up mo dito yung NAPS kung may mga NAPS ka or hubs or mga network access point. So, kung wala ka namang NAPS, lagyan mo na lang dito ng ano, head end. Pero kung meron ka, pwede yan. Tapos, lagyan mo lang ng number of slots. 100 kung ilang, ano ba. Sige. So, as long as ano mo lang. So, NAPS. Okay na tayo sa NAPS. Sa materials. So, dito, mag-a-add tayo ng modem. Kasi ang kailangan sa PPP account is modem at saka newly activated clients. So, mag-add tayo ng modem. So, Wi-Fi modem. So, anong brand niya is Mercusys. Yung pinaka-common. So, per piece siya. Tapos, ang price niya per piece is, kung halimbawa binibenta mo siya as 4, 450. So,
So per piece, ito yung price ha, per piece ha, hindi yung per bultuhan. So save. So meron tayong materials. So may materials na tayo, pero tingnan mo, zero stocks pa siya. Okay? Zero stocks pa siya. Hmm? So mag-add ka ngayon dyan. So naka-select na siya, material. Tapos kung nag-o-order ka sa Manila, describe mo lang dyan para hindi ka mawala in case na kung nasaan na yung mga item mo. Shopee order Manila, or anong invoice number or PO number, kasi kung anong yun, 'di ba, pag magpo-purchase ka, siguradong may mga ano yan, documentation. Ilagay mo na lang yan dito. So tayo, halimbawa, ayan. So nag-rest ako ng 10. Tapos kung kailan siya na-process. So anong ages. So sa inventory na to. So nahapyawan na natin yung inventory. So nasa essentials pa rin tayo. So tapos na tayo sa materials. Tapos nakapag-restock na tayo. So clients. So clients. Oh. So kung halimbawa may clients ka na nagpakabit sa iyo. So halimbawa ako De La Cruz. De La Cruz Juan. Sala pa. De La Cruz Juan. Okay, tapos address niya is Makati City PH. Oh, tapos subscription niya, naka-select yung unpaid. So, kung halimbawa 20 Mbps. Oh, so kung nagaano ka ng activation fee, sumisingil, pwede mo diyang ilagay. Pero kung wala, i-zero mo lang. Or kung mayroon kang existing system, dapat may ledger ka, ilalagay mo yung balance nila dyan kung ililipat mo na. Diba? Assuming na may manual system ka. Yung ilalagay mo dito sa activation fee is yung current balance niya sa'yo para masusundan ni ISPTIC yung billing system. So, kung bago naman siya, so 1.5 halimbawa, yung activation fee, lagay mo lang dyan 1.5 sa kung kailan siya nakabitan. So, kung halimbawa, 15, sige. So, save. Doble tayo. So, burahin lang natin tong isa. Okay. So, meron na tayo. So, add ulit tayo ng isa. Hindi pala muna. Mamaya. Para masundatin yung ano. So, punta tayo dito sa, tapos na tayo sa clients. Punta tayo sa modems. Okay. Activate modems. So, ito nabasa na yung available na modems. May yung wifi modem na Mercusys. Stock 10. Itong counted, ibig sabihin yung counted, yung nasa labas or yung nakakabit sa mga customer. So, kunin mo lang itong mga information, serial number, pag magkakabit. Kasi ito yung ibabind natin dun sa customer at saka ibabind sa PPPoE. Tapos, kunin mo na rin yung MAC address. Itong MAC address, naka-auto-format na yan. So, itatype mo na lang. Or kung mayroon kang barcode scanner, pwede yan dyan. So, save. So ayan. So ayan. 'Di ba may modem na tayo. Tapos na tayo sa modems, tapos na tayo sa clients. Tapos itong last PPP accounts. Kasi 'yun yung requirement sa paggawa ng PPP account. Newly added clients at saka newly activated modem. So pag mag-assign ka ng PPPoE, meron ka na dito. So De La Cruz. So ang activated modem na inactivate mo ito. So, automatic niya yung isi-select yan. Ibabayan niya yung dalawa. So, automatic na rin. Pag clinic mo tong pangalan niya, nagsasuggest na siya. So, tingnan niyo yung username niya. Oh. Okay. So, username. De La Cruz Juan at icws.net. So, ito yung suggestion niya. Tapos, meron na rin password. Tapos, yung kanyang profile based doon sa kanyang subscription is detected na rin. So, pag-save na lang. Pag-click na lang kung save. Although, pwede pa itong ma-edit. Mamaya, tuturuan ko kayo kung paano isi-sync yung
yung mga existing nyo sa ISPT. So, okay. So, ayan. So, assuming na gusto lang natin yung ganyan, De La Cruz 1. So, ito na ngayon yung ilalagay sa modem ni client na PPPoE. PPPoE username, saka PPPoE password. Hindi ka na mag-iisip. Hindi ka na mag-iisip kung ano. Si ano na. Parang professional na talaga. Parang ano na. Yung sa mga DSL ni Globe at saka ni Smart. Meron ka ng PPPoE account generator. Link na sa billing. So, kung okay na yan, so save mo lang. Boom. New PPPoE successfully account created. So, assuming kung tama, meron na tayo dyan. Ayan. De La Cruz 1. Ayan. Okay. Ayan na. So, okay na. Meron na tayong PPPoE account. So, balik ulit tayo. Ngayon, gagamitin natin siya kung mayroon talaga siyang internet. Kung magkaka-internet ba tong PPPoE account sa current setup natin. So, tapos na tayo sa essentials. Nakapag-add na rin tayo ng isang PPPoE account. So, testing natin kung gagana sa current setup niya. Kasi, yung may nakikita ko, iba-ibang setup ng ano, PPPoE server. Pero kung sa ano, kung sa optimization, mas maganda yung ano, yung ganitong setup na nakikita ko. Depende na rin sa kung gaano kayo ka-advance mag-setup ng mga server. Okay? So provided, so kukunin natin 'to. So ang gagawin ko is magla-log out ako sa ano. Magla-log out ako dito sa hotspot. Okay? So IP hotspot. Ano bang ginamit ko? So, tanggalin ko lang yung cookies. Para hindi ako mag-auto login. Tapos, sa active. Tanggalin ko na rin. Okay. So, ayun. So, dapat wala na ako. Ayan. Wala na ako sa network. So, pag re-refresh ko to, may error na lalabas. Ayan. Hindi na ako connected sa network. Okay. Ayan. Wala na akong connection sa Microtech. So, ang gagawin ko is gagamitin ko tong PPPoE account. So, nasa isang interface lang naman yung hotspot ko at saka PPPoE. Ito yung built-in na Wi-Fi ni Microtech. So, ang gagawin ko is for testing purposes, meron ako ditong PPPoE dial up. So, ito, gagamitin ko na siya. Magko-connect ako gamit tong PPPoE. So, connect lang ako. So, papalitan ko lang to. Kopyahin ko to. Ayan. Tapos yung password is 135660. So connect. Ayan. Connected na. So pag refresh ko, dapat wala nang error yan. Ayan, wala nang error. Smooth na. Ibig sabihin, gumagana yung PPP account na ginawa ko. So, kung titingnan ko rin dito sa PPPP active users, meron ng isa na gumagana. So, kung tingnan ko din dito sa PPPP active connections, meron na din. So, kung titingnan ko rin yung aking internet, as long as tama lang yung ano, tama lang yung pagka-setup ng mga server nyo, magkaka-internet yan. Or magping na lang tayo palabas. Okay. So, ayan. So, ayun. May internet tayo. So, anyway. Ping din tayo palabas. Ayan. May route na ako. Ibig sabihin,
Gumagana yung PPPoE na generate ni Microtech as per server setup ng PPPoE. Okay? So, okay na. Gumagana na siya. Meron na tayong active client. So, yung karamihan ng tanong ng marami, paano naman kung may mga existing na ako? Okay. So, provided, okay lang naman yan. Kasi kung provided iba-iba yung password at saka username, mahirap lang kasi yung pare-parehas yung username at saka password. Mahirapan si ISPTIC na basahin yun. So, okay. So, turo ko sa inyo kung paano mag-add ng existing. So, meron ako dito kunyaring existing na. Oh, ito. Existing, tapos 1, 2, 3, 4. Okay? Existing, 1, 2, 3, 4. So, kung halimbawa, itong PPPW na yan is gusto mong i-link or i-bind dito sa Microtech. I-encode mo yan isa. Paisa-isa. Pero dahan-dahan lang hanggat yung kung may free time ka lang. So, paano ba siya i-link or paano ba siya i-sync? So, ganun pa rin. Siyempre, ang kailangan mo na ngayon is pupunta ka na sa, or dito na lang tayo, punta ka sa clients. So, need kasi ni ISPTIC magkaroon ng record yung bawat client mo para sa billing. So, pag i-add ko yung client, halimbawa, so, ano bang pangalan niya? Existing. So, para mag-gets nyo lang. So, ang address niya is existing PH. So, ang profile niya is 10 Mbps. So, yung activation fee, kung meron siyang balance sa'yo na 700 or 1,500 or 1.7, yun yung ilalagay mo sa current ledger, kung meron ka mang ledger or kung meron ka mang system existing dyan na manual or nakasystemize. Okay, so that installed, pwede mong gayahin yung ano, pero as much as possible, simulan mo ngayong ano, kung ano ngayong buwan. Kung ano ngayong buwan, kung anong buwan mo siya ini-encode na may implement yung system. Kung halimbawa May 1, oh, simulan mo sa May 1. Paras lang yan kasi may balance na siya dito eh. So, para pag mag-bill ng May, buong anong makukuha na. Buong billing yung mabibill sa kanya. Okay? So, save mo lang. So, ayan. So, existing. So, si existing client mo, syempre may modem yan eh. Hindi pwedeng walang modem yan. Kunin mo yung modem information. Kasi dapat yung kinukuha. So, mayroon na tayong stack. Siyam na stack. So, yung counted 9. Ibig sabihin itong counted. Ito yung nasa labas. Kunin mo lang ulit yung modem information. Tapos, yung MAC address. Tapos, isave mo. So, ngayon, legible na tayo mag-add ng PPP accounts. Okay? So, pag mag-add tayo ng PPP accounts, so, makikita nyo, meron tayong existing dito, tapos meron ding modem dito na nakabind. So, pag-clinic ko yan, pack, existing. Ngayon, dito na, mangyayari yung trick. So, imbis na sundin mo si ISPTIC, susundin mo yung existing niya. So, para gawin yan, ganitong gagawin mo. So, burahin mo lang to. Tapos, punta ka sa Microtech, hanapin mo lang kung sino yung existing mo. Okay? Tapos, kopyahin mo tong PPPoE name niya. Ito yung i-paste mo dito. Ayan, control B mo. Tapos, yung password niya is... Ito yung password niya is... Control C. Ayan, i-paste mo yan dyan. Oh. Pero yung profile niya, yun na dun na galing sa bago. Kung may mga existing na profile ka, kasi hindi marireed yun ni ISPTK pag hindi galing sa kanya. So, kung 10 Mbps man siya, ayan, nakaset na siya sa 10 Mbps. So, okay na yan. So, before mo i-click yung save, note lang. Before mo i-click yung save, dapat is puburahin mo siya dito sa Microtech mo. So, ayan, di ba? So, ang profile na kasi ngayon is naka 3 Mbps. Doon yan sa old niya eh. Sa old. So, kasi naglilipat ka sa bago, buburahin mo na to. Kasi pag clinic mo tong save na hindi yung binubura doon sa Microtech, mag-error yan, hindi yan tutuloy. Okay?
So before mo i-save, i-delete mo muna tong existing kung sino man siya. Paisa-isa pa rin talaga kasi kailangan talagang magkaroon ng record sa SPTIC sa bawat client mo para malink siya sa billing. So minus mo, ayan, burado na siya. Tapos saka mo siya ngayon i-save. So ayan, kung nakuha mo na yung ano niya, kung tama na siya. So ayun, pag bumalik ka sa Microtech, ayan, may existing ka na. Pero yung profile, 10 Mbps. Ayan, ano bang ano niyan? Baka walang internet, boss, sa mga existing kasi na iba yung profile. Testing natin kung magkaka-internet. Okay. So yung gamit natin PPPUE ngayon, di ba yung ito, yung kay De La Cruz Juan. So okay naman, meron tayong internet. Tapos okay naman din dito sa dashboard. Ayan, may isang ano. Tapos ito, connected. So status. Ayan. Okay. So ayan. So ganun lang mag-sync. So testing natin gamitin yung ano, yung PPP na yun existing kung magkakaroon ba siya ng internet. Okay. So ang gagawin ko, so testing na rin natin dito kung gumagana yung pag-disconnect. I-disconnect ko si ano, itong existing PPP natin, yung kay Juan De La Cruz. So pag magdi-disconnect, click mo lang to, tapos ilagay mo siya sa unpaid. So pag sinave mo sa unpaid, boom. Ayan. May lumabas na. O, pag mag-redial ka, connected siya, pero since naka-drop yun sa firewall, kukonnect lang siya, pero walang internet. Kasi although naglagay ako ng 56K na speed dun sa rate limit, wala pa rin yan. Kasi dito sa firewall, IP, firewall, meron ditong entry or meron ditong rule na yung IP pool na yun is auto drop. Ito. Disconnected PPPoE sa address list. Ayan. Madali lang naman dito, madali lang laruin yung ano. At saka yung sa web proxy, madali lang. Kasi mahirap na rin yung web proxy kasi wala namang gumagamit na ngayon ng port 80. Kalimitan na ka-HTTPS. Kaya hindi mo pa rin talaga mapaparedirect. So, mas mainam na rin to. Nakadrop lang sa firewall, tapos banatan mo ng ano. Ayan, walang internet to. Since may SMS ka naman dito, kunin mo lang yung ano, halimbawa, sino ba yun, hanapin mo sa contacts, kung may contacts man siya. Ah, wala pa palang contacts. So, dadaanan natin yung contacts para mag-send ng disconnection notice. Okay? Provided may contacts lang siya. So, hindi na rin ako makakonnect sa ano kasi wala na akong route papuntang IS, papuntang Microtech kasi nasa disconnected profile na ako. So, gamitin natin yung existing. Ito, yung ginawa natin. So, punta tayo sa network natin. Okay. Punta tayo sa network. So, disconnect tayo. Ayan. Tapos gamitin natin yung ano, existing 1, 2, 3, 4. So, connect. Ayun, connected. So, ayan, may internet na ulit. So, kung titingnan mo dito, kung sino yung active sa Microtech, ito, si existing. Hindi na si Juan De La Cruz. So, ibig sabihin, gumagana. Ganon mag-sync. Kung gusto nyong ilipat yung mga PPP clients nyo. So, walang automatic sync, mga sir. Kailangan nyong i-encode yung mga client nyo na dati. Tapos dito nyo na lang lalaruin sa ano, sa pag-a-add ng PPP account. Okay? So ayan,
So, contacts. So, napasadahan na natin yung ano. So, may internet na. So, take note lang ito yung gamit nating PPPoE dito ha, yung existing na. Yung ginamit natin. Kasi yung iba natatakot na ayaw mag-avail kasi may mga existing PPPoE na sila. Pwede pong mag-sync pero since billing system tayo, naka-integrate na yung PPPoE, need nyo pa rin i-encode yung mga clients nyo dito. Ngayon sinasabi ko, parating sinasabi ko pag may nag-a-avail, mahirap lang sa una. Mahirap lang sa una. Pero pag na-input nyo na, halos wala na kayong sakit sa ulo. Kasi si Ispitik na ang gagalaw sa accounting, sa billing. Kasi kung titingnan nyo rin dito sa ano, pumunta kayo sa business transactions, naka-capture lahat ng, ayan o, activation fee, tapos nag-change profile from 20 Mbps to unpaid, naka-capture na yan sa transactions. Tapos kung titingnan nyo rin dito sa business clients, yung per client monitoring, ayan o, makikita nyo dito yung ano, makikita nyo yung galaw, yung kanyang galaw ng kanyang transactions ng mga customer. Okay, nakikita yung galaw kung maayos ba siyang magbayad, nalilate ba yung bayad niya. Ayan, kumbaga kumbaga nakakatulong talaga siya pag-assess sa bawat ano, sa bawat portion ng business mo. Ayan. 20 Mbps na capture din niya. So, kung halimbawa ayan. So, naka-unpaid pa siya ngayon eh. Disconnected status siya. So, hanapin mo lang siya dun sa PPPPoE. Sino ba siya? Si Juan de la Cruz. So, naka-unpaid siya oh. So, nag-reconnect siya. Nagbayad ulit. So, balik mo lang siya sa 20 Mbps. Save mo. So, na-save na yun. So, pag-click mo dito sa business, ayan, active na ulit siya. Okay. So, pag tinignan mo dito yung kanyang transactions, wala kasing printer ko eh, naka-offline kaya hinahanap niya yung printer ko eh. So ganun lang, ano pang papasadahan natin, tapos na tayo sa clients, tapos na rin tayo sa initial setup, sa activation. Sige, papasadahan natin yung pagsisend ng text or email. Nahanap talaga na yung ano, hanap talaga siya yung printer eh. So ayan. So na-capture din dito yung ano, profile from 20 Mbps to unpaid. So profile from unpaid to Mbps. So ito yung ang ibig sabihin nito is ito yung time na nagpa-reconnect siya. Kayo na yung bahalang magwasa, mag-interpret. Anyway, ano to eh, business monitoring talaga sa mga transactions para ma-monitor mo yung galaw ng client kung nagbabayad ba ng tama, on time. Okay, so ganun lang. So tapos pasadahan natin tong ano to, yung ating SMS or email capability. So dito sa settings, iseset mo rin yung communication API. So, ang ginamit natin dito is sa email, Gmail lang. Lalagay nyo lang dito yung password, yung email address nyo, saka yung password. Sa SMS, gagamit tayo ng Twilio. Ito. Magsa-sign up kayo dito. Free lang kasi siya, all over the world. Ayan. So, maglagay ka lang dyan ng mga information mo. Ikaw nang bahala as long as may valid number ka. Tapos yun ngayon yung ilalagay mo dito. O yun, ipaglalagay mo yung mga nanggaling dito
sa console. Kasi magbibigay siya niyan eh. So ipaglalagay mo lang yan dito. Tapos itong plus 63 for Philippines, huwag mo nang baguhin yan. Or kung, kasi ready ko lang to kung may bumili sa ibang bansa at gumamit ng SMS capability. Ang kagandahan kasi nito, pwede itong gamitin pang text sa WhatsApp, sa Messenger, kaya ginawa kong Twilio. Yung iba kasing API na pang SMS, text message lang talaga. Si Twilio kasi is napaka lawak ng kanyang coverage. In fact, pwede nga ditong makatawag eh. Ayan o, call tracking alerts. Nandito na lahat. At higit sa lahat, may free $15 balance ka. Tapos yung per text, pag send ng message, napakaliit lang. $0.003. So, makakasend ka dito ng marami-rami. So, kung mura lang naman mag-subscribe sa, kasi naka-trial tayo ngayon eh. So, kung mag-avail ka sa kanila ng free, mura lang naman. Around yung $1 mo is napaka-daming text na yun. Kasi yung per text is 0.00, dalawang zero pa. So, napakaliit. Sobrang liit. Kaya ito yung ginamit kong API. So, provided meron na kayo yan, ilalagay nyo lang yan dyan. Tapos yung email nyo para magamit nyo na. Tapos, pag meron na kayo, save nyo lang. Okay. So, ayan, meron na ako. So, ang gagawin ko na lang, pupunta ako sa business, contacts. Mag-a-add na ako ng contacts. So, sa akin, halimbawa ito, email. So, anong provider? Google. Email ko ay, halimbawa yung akin, yung developer email ko. F7@gmail.com. Okay. Tama ba? Email, Google, UBSF7. So, save. Meron na. So, nakikita na dyan yung balance. Kaya nandyan yung balance kasi may one-click button send dito. Ayan. Napaparse niya yung balance mo. So, pwede mo na itong isend. So, kung halimbawa gusto kong isend ito, or i-edit mo pa to kung anong gusto mo dyan, lagyan mo dito ng mga templates. So, ito sa email. So, pag sinend ko yan sa email, boom. Maglo-loading lang yan. So, antayin mo lang. Tapos, may dyan. Email successfully sent. So, kung halimbawang nakalagin ba yung developer email ko? Sige. Tingnan lang natin. So, ayan. Ayan yung lalabas sa kanya. So, kung meron naman akong contact. So, sa contacts, pwedeng yung isang client, maraming contact details. Pwedeng meron siyang email, pwedeng meron siyang mobile number. So, si De La Cruz Juan pa rin, but this time, mobile number naman. So, smart. So, kung anong band, 0 na yung papak. So, isave mo lang dyan. So, pag, ayan, newly created niya, pwede mong isend yan. So, kung provided ganyan sa mobile, tapos naset mo na yung Twilio settings mo, tapos valid yung number na to, so send lang natin kasi may error dyan eh, pagka hindi valid yung number. Ayan. Kasi hindi valid yung number. Kunyari lang yung number na ginamit ko. Okay. Ganyan din yung lalabas pagka hindi verified yung number kahit Twilio. Pero kung verified naman, valid siya, active siya na number, papasok yon. So, okay. So, yung akin, ayan o. Meron tayo ditong email. Ito yung kanina eh. Ayan, good day. Ayan, 15. Ito rin sa email. So, Mr. Pogi. So, itong Mr. Pogi, nagtataka kayo kung saan nakuha. Yan, dito kasi yan. Sa business. Yung pangalan mo kasi lalabas doon eh. So, pwede mong baguhin yan eh kung anong gusto mo. Ayan. Yun yung lalabas doon. Okay. So, next time na mag-billing ka, ayan, Mr. Pogi yung nalabas eh. So, mag-send tayo ulit. So, ang kagandahan dito, unlimited pagka sa email. Pero pagka sa meron kang
So ayun, pag nag-send ako ulit, so edit lang natin. Halimbawa ay I could web solutions. So send. So enter lang tayo ulit, naglo-loading. Ayun, send na. Successfully sent yung email. Pag bumalik ako, ayan. Pugi. Meron na ditong Son Goku. Son Goku pares na ano, parang naka-thread lang siya or naka-chat. Okay, so ayan. So baguhin natin 'to. Lagyan natin ng totoong number. Okay, so send natin. So dapat tama lahat ng Twilio settings. Ayan o, nag-reply na yung API. So pagka ganyan, may set na yan. So hindi nyo kasi makakita yung cellphone ko, nasa cellphone ko yung ano, yung message. So anyway, ganun lang din. Same din yung idea niya sa dito sa announcement. So sa announcement, slow internet, pwede mo rin siyang padaan sa mga emails or sa mga mobile numbers. So para mag-ano, kunin mo na rin yung mga entry nila, mag-add contacts ka. So anyway, nalabas naman dito. Kung madami ka ng clients, nasa 100 na, paano mo sila ngayon i-ano kasi naka-combo box? Madali lang yan. Ang gagawin mo lang dyan, click ka lang dito sa combo box, click ka ng isa dito, i-point mo lang yung mouse mo, tapos mag-type ka. Halimbawa, De La Cruz. Kusya na siyang mag-scroll doon sa hinahanap mo. Okay? Ganun lang naman. So ano yung napasadahanan natin sa contacts, tapos na tayo. Dito rin sa billing, ganun rin sa billing. Dito sa monthly, gawa tayo ng billing. Gawa tayo ng billing. Okay, so kunyari nagtapos na yung buwan, so save natin. So ayan, total amount lang na yan. So kung titingnan mo dito sa transactions, yung dalawang subscriber natin, may billing na sila dyan, oh. May 2021. May 1,500 tapos 1,067. 1,067 kasi prorated. Binasi lang siya kung kailan siya nakabitan. Okay? Kasi nakabitan siya ata at 13 yung nilagay natin. Tama ba at 13? Kaya binasi lang niya, kinount lang niya yung ano. Pero for the next month, kompleto na yan. Yung mga pro-prorate lang is yung mga bagong kinabitan based on number of days hanggang katapusan. So, pag next month na, kompleto na yan dyan para less sakit sa ulo mo. Ganun dapat mag-billing system. Hindi yung magbibill ka kung kailan siya nakabitan. Halimbawa, ngayong 15. So, mag-iisang buwan siya sa June ng 15. Hindi. Pwede yun. Pero kumbaga sa optimization, hindi ka malito, hindi mahirap para sa inyo. Dapat sa katapusan i-bill mo na para the next month uniform na yung bill niya. Ganun dapat yung mga billing. Pero depende na rin sa style niyo. Okay, so dito naka-prorate na siya. Wala ka nang problemahin pagkwenta pag sa Excel. Basta siya na lahat ang gagawa, si ISP Tech nang bahala sa accounting at saka sa integration. So sa pagdi-disconnect, napakita na rin natin. So ano pa yung papasadahan natin? Software, backup. Sa backup, dito sa backup. Kasi maraming sumasablay dito sa pagbabackup eh. So pag mag-backup, pag maglilipat sa bagong version, so ganun pa rin. So provided, 'di ba, ito yung database mo. I-click mo lang tong download. I-click mo lang tong download. Tapos ida-download niya yung database mo. Ito. So ito ngayon yung i-save mo. Tago mo lang provided updated na lahat ng mga information mo. Ang dala-dala ni backup is ang dala-dala niya is Microtech settings at saka yung data sa billing, mga transactions. Yan lang yung dala-dala niyang backup. Ang hindi niya dala is itong sa communication settings. Ito.
kasi ito yung nasa luma. So i-re-encode nyo ulit. Dapat i-save nyo lang din tong ano, kasi hindi ito nasasama sa backup. Okay? So yung binabackup lang kasi dito, itong one click backup is yung data sa MySQL or sa MariaDB. Okay? So nandito yung credentials. So halimbawa, maglilipat ako ng backup. Tuturo ko na lang din sa inyo kung paano maglipat ng backup. Okay? So nag-backup na ako, nag-install ako ng bagong version. Okay, kasi hanggat maaari hindi ko ginagalaw yung structure ng database para compatible lahat. Magkakaroon lang ng pagbabago pagka na-implement na yung multi-microtech. May malaking pagbabago sa database. Pero sisikapin kong hindi magalaw masyado para hindi rin ako mahirapan sa pagsusupport. Okay, so anyway, so ganun sa pagbabackup, provided may backup na tayo, di ba? So maglipat tayo, halimbawa naglipat tayo sa bagong version, may lumabas na version. So ito dito sa ano, sa changelog nakalagay yung mga pagbabago at nilalagay ko rin yung mga nag-recommend. Ito si Sir Badtrans. Shout out sa iyo, sir. Siya yung naka ano na to. Kumbaga lacking features, yung na-detect yung lowest available OR during payment. So sa payment pala, bago natin daanan yung backup, magpunta muna tayo sa payment. So pag nagbayad halimbawa si client, dito ka pupunta. Oh, magpe-payment ka lang. So kung halimbawa may OR kayo, kasi dito receipts. Wala pa tayong receipts eh. So magad lang tayo ng receipts. So anong receipts? OR. Naka-series kasi yan eh. Halimbawa 51 hanggang 100. Yung makaka-relate lang dito is yung mga legit, yung nag mayroon talagang lisensya. Pero yung iba namang ano, small time lang, mayroon paraan para ma-credit yung mga payment nila. Adjustment credit lang siya. So demo ko lang din yung ano para makita yung iba. So 51 to 100 provided ito yung series ng resibo mo. So save. So ayan, punta tayo sa business, clients, magbabayad na tayo. So halimbawa si existing, nagbayad na siya ng select natin payment, select natin OR. So number 51 yung pinakamababang OR. So magkano yung amount? So 15, nagbayad siya 15. So kailan nagbayad? 17. So save. So ayan. Okay? So pag tiningnan mo 17 na lang, tapos magbayad pa tayo ng 17. Payment OR din. So 52 na. Okay? So 17 para ma-zero balance siya. So save. Ayun, okay na. So refresh. Zero balance na siya. So si Juan din nagbayad. Payment select type OR 53 naman. Pwede pang baguhin diyan pag iba yung OR number. So nagbayad siya ng 4,000 halimbawa. Big time. So 4,000 save. So pag inano ko yung refresh balance niya, meron na siyang advance payment na 14 kasi 4,000. Pagka negative, ibig sabihin niyan advance. Advance yung payment niya. Okay? So ito 00. So pag tiningnan mo sa ano, pag print mo siya ng bill, ayan, amount due. Although amount due siya, pero negative. Ang ibig sabihin yan, balance yan. Basic ano yan, basic accounting lang yan. So, itong isa, nagprint ka ng bill, ayan. Zero balance din, ayan, zero balance niya. Okay. Mm-hmm. So, ayan, simple billing, matipid pa sa papel. Huwag nyo nang gandahan yung ano nyo. Sa billing, ang mas ginagandahan serbisyo sa internet, support agad kung may problema para maobliga si client na magbayad. Kasi itong iba, although gusto nila talaga yung mga medyo flashy na mga billing system, nakikita ko sa iba mga system. Dito tayo, minimalist tayo. Makapture lang natin yung idea ng system, tapos ito
yun yung sinasabi ko sa API ng communication. Meron na kayong means pag pagsisend ng mga information, mga announcement, ganun lang naman. Yung bill, nasisend nyo na rin via SMS. Kaya ano pang hahanapin nyo? Diba? Kumbaga na obsolete na nga tong billing statement eh. Parang pang old school na lang to. Kasi ini-implement na natin yung paperless transaction sa ating mga businesses. Okay, so anyway, ganun lang. So, nag-bill tayo, diba? So, nasakop na natin yung billing, business. So, sa pagbaback up, tingnan nyo dito yung ano ha. So, before kayo mag-back up, before kayo mag-restore or maglipat sa ibang version, dapat na-backupan nyo yung database. Pinaka-latest. Anyway, natatabi yan dito sa computer. Nasa downloads yan eh. Diretso sa downloads. So, ito. Tandaan nyo lang to. Ayan. Boom. Yan yung mga dapat tatandaan nyo. So, kung halimbawa, meron na ako dito ng ano, 27.0.0.1. So, PHP, may admin. Or, dito, meron dito. Click mo lang tong database management. Dadalhin ka niya doon. Tapos, login mo lang yung pinasilip sa'yo na administrator account. So, pag naglipat ako, ang gagawin ko is, ito, sa bagong version kasi ito eh. Diba? Ang mangyari kasi dyan, i-close nyo yung lumang version, tapos, i-run nyo yung bagong version. So, provided for demonstration, ito na kunyari yung new version ko, nirarun ko, pinasok ko yung ano, database niya. So, kung provided dapat pag sa new version walang laman to, naka-default. Okay, so for demonstration purposes ang gagawin dyan is click nyo lang yung ISPTIC na database, pumunta kayo sa operation, so i-drop nyo. Okay, so ayan, naka-drop na, so mag-e-error na yan dito ngayon, boom, wala na kasing database. Ngayon ang gagawin nyo is i-upload nyo or i-import nyo yung backup nyo. Paano ba? So, ang gagawin nyo is, gawa lang kayo ulit ng ISPTIC na database ang pangalan. So, create. So, ayan, meron na. Pero, walang laman. So, ang gagawin nyo is, click nyo lang yan. Tapos, punta ulit kayo dito sa import. Choose file. Tapos, yung backup. So, ito yung sa atin, yung pinaka-latest. So, open mo lang yan. Tapos, go. So, ayan, may backup na. So, pag-clinic ko ulit to, may backup ka na. Nandyan na yung backup mo. Okay, basta tandaan nyo lang to. Itong, ano, nandito na lahat. Hindi na kayo mahihirapan. Pinadali na natin lahat ng mga transactions. Sa pagbabackup, one click na lang. Ayan. O, tandaan nyo lang para makapasok kayo dito. So, ganun muna. So, in the near future, mawawala na tong PHP My Admin eh, kasi ginagawang ko na rin yung in-app, yung backup at saka restore. Di ko lang matrabaho kasi, medyo matrabaho kasi yan eh. Marami mga script na gagawin, scripting. So, sa ngayon, yan muna para at least maano rin kayo. Okay? So, ganon. Nasakop na natin lahat. So, basta pag initial setup, dito ka sa essentials, set up mo lahat ng mga ano mo. Okay? So, ang haba ng video na to. Hindi ko pa alam kung paano ko i-edit to sa post-editing. Okay? So, ganun lang yung system. So, dito rin sa hotspot. So, na-discuss ko na to sa mga ano kong video. Pero, ito yung pinakabagong video. Ito na lang yung nandito lahat ng features. Ayan. So, napaparse na rin niya kung may latest update. Current version 1.4 latest. So ika nga eh, mahaba-habang roadmap to, kailangan ko lang talaga ng support kasi although para sa akin practice lang to, laro-laro lang, yun talaga yung ano ko, since nakita ko yung ano eh, yung marami talagang may needs sa P2P community ng ganitong mga sistema. Kasi
although may nakikita akong mga system na same yung idea, pero lahat sila is naka application, dinevelop sila based on application, mga .NET, mga desktop application. Ito kasi web. Ang kagandahan kasi sa web, yun nga, napipitik mo siya sa browser, kaya madali mo siyang mare-remote as long as marunong ka lang sa networking ng bahagya, mga pagpo-forward. Yung ng-rook, di ko lang alam kung anong mauuna doon sa mga pinostong possible updates, pero siguro mas mauuna yung remote access, yung ng-rook, tapos yung wifi bendo. Meron na ako dyan, nakaready lang tong aking DHCP server leases kasi dito ko gagamitin yung pagbabind. Tapos yung sa multi-microtik, so instead na meron tayong ganito sa settings, kasi pang single microtik lang to, ang lalabas na dun sa microtik settings natin, parang table na siya, parang ganito. Meron tayo ditong microtik, location, IP address, password, mamimili ka na lang kung saan ka papasok. So ayusin pa natin yan. So in the near future, mangyayari lahat yan kasi sisipagan lang natin. Kaya yun lang yung ano ko, support lang, support. Kasi yung iba kasi, okay lang naman kasi trip nila yan eh. Hinahanapan ng butas yung system. Kunyari mag-i-inquire kung anong technology yung ginamit. So hindi naman ako kupal, binibigyan ko ng idea kung anong ginamit ko. Tapos malalaman-laman mo na lang na na-activate na pala, nakalibre ng license, nag-i-enjoy. So okay lang, ganun lang naman talagang labanan, pero alam ko naman yan eh, kasi kung nagbi-business na legit business ka, masama sa business ang daya. Yun lang masasabi ko. Kung naka-enjoy ka, naka-ano ka ng ano, nadaya mo yung ano, yung sistema, okay lang yan kasi may balik yan. Hindi man ngayon, bukas makalawa. So, yun lang. So, at least ngayon, mahaba-haba lang yung video. Sana ma-ano nyo, nakuha nyo, matandaan nyo. Sundan nyo lang or ulit-ulitin nyo. At saka may YouTube channel din ako, paano na lang din kung gusto nyo, para updated kayo sa mga ano. Okay, so yun lang yung idea niya. So talagang ano siya, fully featured billing system, P2P business management, saka bonus na rin tong hotspot. So yung wifi bendo, medyo na ano ko, kasi dito ako nakapokus sa ano eh, sa ISPTIC natin paggagawa. Pero yung wifi bendo, malapit na rin yan eh, kasi tapos na rin yan. Actually, ginagamit ko na nga sa labas. Hindi ko lang maisingit. So, ganun lang. Okay? So, salamat ulit.